Nasubukan nyo na ba ito sa tinapay? Kung hindi pa, sign na ito para gawin nyo. Napakasarap nito. Na, subukan na natin. Sobrang excited ako na i-share sa inyo yung recipe na to. So ayan, meron tayo ditong Francis. So mga 3 araw na ito sa ref. Ang kagandahan naman ito sa tinapay na to, kahit nasa ref ay hindi siya matigas. And mag-a-add lang tayo ng 3 cups ng evap milk. Pwede din kayong gumamit ng fresh milk. Mag-a-add din ako ng 1/2 can ng condensed milk. Pwede din naman 1 can ng condensed milk. Meron kasi ako ditong kalahating can, kaya yun na lang yung gagamitin ko. At syempre, mag-a-add tayo ng 4 na itlog. Tamang-tama lang yung 4 na itlog sa recipe na to. Mag-a-add lang tayo ng 1 patak ng vanilla at 1 cup ng white sugar. Ayan, at simulan na natin ang pag-blend. Napakaganda nga ng blender na to. Seconds lang, hindi ko na makita yung tinapay. Mag-a-add lang ako ng 1 tinapay at 1 cup ng white sugar. Ayan na, at sobrang bilis lang talaga nito. Pansinin niyo ang itsura, para siyang shake. Isang pan, nag-melt lang pala ako ng sugar para maging ganyan, yung caramel. Syempre, sasalain natin. Para masala yung mga crumbs galing sa mixture at saka yung bubbles na din. Pwede nyo siyang itaktak or kunin nyo yung mga bubbles na nasa ibabaw. Magpakulo na kayo ng tubig at bago nyo siya isalang, make sure na lalagyan nyo siya ng takip. At tuwing nagle-leche flan ako, yung tubig, pansinin nyo, ganyan lang kadami dapat. Para maiwasan yung scrambled egg na texture nito. At syempre, yung apoy, nasa pinakamahina. So, ayan na yung leche flan natin after 1 hour. So, ayan, iti-check ko muna. Mag-ingat kayo dahil sobrang init nito. Ayan, at medyo luto na yung nasa gilid. Yung nasa gitna na lang, yung kulang pa. I-extend natin siya ng mga 25 to 30 minutes kasi sobrang dami ng nagawa natin, kaya mag-i-extend talaga tayo ng oras. After 1 hour and 30 minutes, ayan na yung bread flan natin at luto na ito. Binatay ko na pala dyan yung apoy, pero yung bread flan natin is hindi ko pa siya kinuha. So in-stay ko muna siya dyan ng mga 10 minutes. Nung medyo malamig na siya, nilagay ko na siya sa chiller. So ayan na, after ilang oras sa chiller, ayan na yung bread flan natin. O diba, sobrang ganda niya, sobrang ano, for me napaka-smooth ng texture niya. Hindi ko ini-expect na ganito yung resulta, kasi first time ko lang din siyang gagawin. Ayan, at i-scrape lang natin siya, kasi kung napapansin niyo sa gilid, madikit siya. Para smooth na lang siya kapag binaliktad na natin. At ayan na nga. Diba? Sobrang ganda niya. Kulay pa lang. Talaga namang matatakam ka na. Ang kaibahan lang nila sa leche flan, yung leche flan na puro itlog is sobrang smooth. Ito naman is medyo firm. Ayan o, kung napapansin nyo kapag ini-slice, diba? Pero yung lasa, hindi talaga siya nagkakalayo sa leche flan. Kaya kayo, itry nyo to. Sobrang sarap nito. Sino bang mag-aakala sa tinapay, ipwede palang gawing leche flan? Yung ibang tinapay natin, sa sobrang tigas, natatapon na natin. At kaya ayan, sino pa naman yung unang titikim? E di syempre, ako na, diba? Natutulog pa kasi yung partner ko, si Zach Liam. Siya naman lagi talaga yung nauuna kapag meron akong niluluto. So hanggang dito na lang guys, at sana nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon. At kapag nasubukan nyo, huwag nyo akong kalimutan itag. Bye!